There is more to psoriatic disease than meets the eye. Psoriatic disease is a progressive, systemic inflammatory disease that presents a wide spectrum of clinical manifestations and comorbidities and substantially deteriorates patients' quality of life. Skin is only part of the story. There are visible manifestations like plaque psoriasis, scalp psoriasis, nail psoriasis, and palmoplantar psoriasis. Psoriatic disease impacts the body deeper than skin, with invisible progressive manifestations like psoriatic arthritis, spondylitis, dactylitis, and enthesitis. There are several comorbidities like obesity, arterial hypertension, diabetes, ischemic heart disease, and inflammatory bowel disease. There is diminished quality of life, decreased mobility, depression, psychosocial burden, and decreased work productivity. Psoriatic disease requires an early intervention with a complete treatment approach. The goal of psoriatic disease management is an early complete treatment approach to holistically minimize the disease impact on patients' lives. Psoriatic disease is more than skin deep.
Now the world has come together to fight psoriatic disease in all its complexity. We are united to change the lives of millions living with psoriatic disease. In 2014, all UN nations made a unanimous commitment to tackle psoriasis and aid people living with psoriatic disease. But 7 years later, we have yet to see widespread action, and people with psoriatic disease are still suffering. That is why IFPA is spearheading a World Psoriasis Day petition. By getting involved now, you can spark action. More than promises, we demand progress. You can make a genuine impact on the lives of people living with psoriatic disease all over the world. Join our fight today. Sign the World Psoriasis Day petition to challenge your government to deliver breakthroughs in multidisciplinary care and equal access to treatment. Demand change in the perception of psoriatic disease among the medical community. Stop stigma and fight for everyone living with every kind of psoriatic disease. 1 in 3 people still believe that psoriatic disease only affects the skin, but psoriatic disease affects the whole body, from the joints to the heart to mental health. Patients must be informed about the consequences of psoriatic disease and empowered to seek support from knowledgeable doctors. This is not a cosmetic issue. It is a serious disease. On average, people see 3 different medical professionals before getting a treatment that works. Everyone with psoriatic disease deserves an affordable, safe, and effective treatment plan that embraces the whole person, not just one symptom. 4 in 5 people with psoriatic disease have faced stigma and discrimination due to their condition. We say no. Speak up for people living with psoriatic disease. This is the power of World Psoriasis Day. Together, we join forces to raise awareness and drive progress. The time to act is now. We are done waiting for change. It's time to get loud and demand a more educated world that knows what psoriatic disease is, how to combat it, and how to love people who live with psoriatic disease. Sign IFPA's World Psoriasis Day petition online at www.psoriasisday.org and join our fighting spirit. Magandang gabi. Hi, Coach! Hello! Kamusta po? Nako, Coach. Hello, Coach. Pagalawin mo nga yung baso. Nawala ako saglit. Ayan. Okay. Ayun. Sabi ko, pagalawin mo yung baso, Coach, please. Oo, nawala. Bigla. Nakakainis talaga yung internet namin. Anyway, good evening po, everyone. Hello, mga... PsorPhil members and weekenders. Yes. How are you? Yes, pakilala ka naman. I'm good. I'm Coach C po. And with me is Coach Lisa. Yes, magandang gabi. Hello. And we are welcome to Weekends with PsorPhil. Yes. Coach, it's our 119th episode. Oh, ang bilis. Parang kailan lang 100 episode. Ngayon, 119 yes, 119 na. And it's our, today, Breast Cancer Awareness Month, ang topic natin. With our official hashtag, WWP, Breast Cancer Awareness. Pagka mga nag-weekenders, ha, yung ating mga comments, yes, don't forget the hashtag. Correct. At ang bilis tandaan ng hashtag namin. Yes. WWP Breast Cancer Awareness. Yes. Alam mo, magandang pagtuunan na kasi as psoriasis patient, may mga comorbidities ng hindi natin alam kung may mga cancer isa sa comorbids ng psoriasis. Okay. Mm-hmm. And I was diagnosed as 6 years after I was diagnosed with psoriasis, I was diagnosed with breast cancer. Thank God, it was an early detection. Thank God. So, Better siguro na mapag-usapan din talaga natin kung para at least may pag-iingat, di ba? Yung mga babae. Yes, sabi nila early detection is key. Yes, at hindi lang mga babae. May mga rare occasions na may nade-detect sa mga lalaki. So, yes.
magandang topic po natin at ang guest natin ay isang bigatin po ito. Hindi po basta-basta. Yes, I'm so excited. Oo, alam ni Coach yan kung saan niya nakikita tong guest natin. Yes. Anyway, ano ba yung Coach, yung ating mga announcement for WPD? Kasi alam ko may mga naka-inline tayo. Yes, we have since World Psoriasis Day celebration this month, and we have a lot of activities, no? So ayun, meron tayong hugot kabalat, ayan, yung mga patalent portion po namin. I thought nawala na naman ako. TikTok challenge launching last Friday, and then we've got a global petition then no, Coach Lisa for IPA. Yes. Yeah. And then yung super proud na proud kami, recently we just launched yung video with Moira de la Torre. So ayun, I hope napanood niyo na siya, fellow kabalats and viewers, no, share as many as possible. I mean the video. So yes, yung lahat ng tao maging aware din sa chronic illness natin. And then okay, makikita course, nila 'yan. Makikita makikita nila 'yan. Correct. Tapos and I support. Yes, yung mga TikTok mechanics, alam ko meron silang pin-repair on how to join. Can we direct yung video? Yan. Imagine. Be our hero and get the chance to win 5,000. This can be individual or duo or group performance. Yes. You can you can submit that. Naka-announce naman po sa ating PsorPhil group. Yan. Or dapat diba? kaya mo yan, si. Chapter lang. kaya mo yan, si. Anyway, yung announcements po, meron pa, yung diba, hugot kabalat, or in, yes, yung mga, may winner na tayo dyan last time eh, alam ko. Wow, congratulations. Oo, pero continuous yan eh, alam ko. So yung mga mahilig umano dyan, humugot-hugot, diba? Pwede kayong manalo, diba Coach? Yes. And actually, we still have another lineup ng activities, and we would like to invite everyone, lahat po ng ating mga kabalat, weekenders, viewers, all the patients, that on October 27, meron pong mga naka-line na activities, yung multi-stakeholders meeting with regarding psoriasis advocacy. Tapos October 25 to 29, meron po tayong free skin and bone clinic. Online consultation po ito. We will announce that through a poster. Doon nyo po makikita yung details kung paano po kayo makakapagpatingin online through that free skin and bone clinic on October 25 to 29. And on October 29, World Psoriasis Day, meron po tayong online celebration. Just stay tuned lang po kayo sa mga announcements natin. And then, still after World Psoriasis Day, first week of November, meron pong Youth Summit. Yung first and fifth week of November, Caravan of Hope naman. Lahat po yan ginagawa natin before, face-to-face. Pero hindi po tayo mapipigilan ng pandemic. Gagawin po natin yan virtually. And on December 10, yung nakaraang successful patient summit po natin ay magkakaroon ng part 2, which is magpo-focus naman tayo yung beauty, money, and wellness. Yung contest for WPD celebration, meron alam ko yung tagline, Coach. Yung para kung halimbawa, yung mga bangko, merong we find ways. Oo, tayo din. You're in good hands. Tapos meron tayo. Yes. Kumbaga, kung ano yung pwede niyong naisip na pwedeng ikabit na tagline sa PsorPhil. Yes. And then we still have PsorPhil Got Talent, di ba? Nabanggit mo rin na yes. Lahat ng chapters can join. Pero one lang ah, person per chapter. so, ayun.
Okay. Anyway, yung psoriasis build, ano nga yun, coach? Ayun, so we have good news about the psoriasis bill, which is yung National Psoriasis Care Program po namin. So Congressman Angelina or Helen Tan, as the chairperson on the House Committee on Health, has filed the House Bill number 9821 for the National Psoriasis Care Program. So we are now one step closer to our goal, and we hope that you will continue to pray with us po and support our future efforts. I know, Coach Lisa, baka matagal-tagal pa, pero we're keeping our fingers crossed, no? And hopefully, you support our future efforts and engaging other lawmakers to support this bill po. Oo. Pero alam mo, kanina kasi nabanggit mo, di ba kanina nabanggit natin regarding, kasi na-skip ko, yung na-post na naipakita natin sa mga viewers yung tungkol sa TikTok challenge. This time, meron naman po yung palang PsorPhil Got Talent. Meron din silang ipapakita na video regarding the PsorPhil Got Talent. Yes. O, diba? Ang taray, parang ano. Ayan po yung mechanics. Kung makikita nyo po, pwede nyo po siyang screenshot or para makita kung ano ang mechanics at ano yung gagawin natin. Dapat yung 60 seconds or yan, 1 minute lang maybe 90 seconds. Maybe an individual, duo, or group performance. Or performance with more than one person should have at least one PsorPhil chapter member. Duo and group performances may be joined in the doctors, family members, relatives, friends, or healthcare provider by the PsorPhil chapter members. Ikaw, coach, ano yung number four? Number four, any performance, singing, pwedeng dancing kung magaling kang mag-dance, no, acting, poetry, art expression, etc. Accepted yan dito sa PsorPhil. Kahit anong talent mo, pakita mo sa amin yan. Yes. Performances should be recorded live, di ba? And yung competition, yung lahat ng kaya niyong gawin. Yeah, tapos all yung duration, yung duration ng performance should be at a minimum of 60 seconds or 1 minute. So, a maximum of 90 seconds. 90 seconds, correct. Yeah. Anything less than or greater than this time allotted would have a significant deduction. Nako, kaya kailangan very ano kayo sa particular case sa time nyo kasi pwedeng ma-deduct yun sa score nyo. And winners would be announced at the World Psoriasis Day program. That's gonna be on October 29 between 2 p.m. till 4:30 p.m. And the recorded performances of the winners are to also be aired in the WPD program. So, lahat mapapanood nyo, di ba? Correct. At ano to ha? Sa PsorLead chapter, PsorLead leaders po, pwede. You may contact your PsorLead leaders about this. Yes, for more details. So. Well, about dun sa psoriasis bill, isang quick lang. Tulungan nyo po kami na patapusin ito, maparating sa lahat yung kailangan nating suporta, dasal, sharing, panalangin, kayo na to our Twitter group at PsorPhil and post using these hashtags, no, ifa flash ni Derek sa baba. Ayan. Let's Twitter party para kumbaga gawin nating lahat ng platform para ma-push natin ang psoriasis bill. Okay. Alam mo ba, coach, yung effort na to, yung effort na to, nagkaroon tayo ng video, may ginawa tayong video about it. Yung sabi nila video. Mm-hmm. Alam ko marami na sa atin ang nakapanood, pero marami pa rin ang hindi. So, yes. Kung pwede nating ipa-play ulit dahil kahit pa ulit-ulitin hindi nakakasawa. Yes, let's play the video po, sabi nila. Our video yes, go direct. Yes.
Noong nalaman nila na may psoriasis ako, sabi nila, ah, galis yan. Sabi nila eh, baka nanunuraw ako. Kakalaro ko sa labas ng bahay. Sabi nila, baka may nakain lang daw ako na hindi maganda. Sabi nila, sa hangin daw ito nakukuha. Mawawala rin daw to. Sabi nila, gamitin mo ito. Magsabon ka nito. Uminom ka nito. Gagaling ka. Sabi nila, mag-sweater na lang daw ako. Para walang makakita. Sabi nila, lumayo ako. Baka nakakahawa yung balat ko. Sabi nila, hanggang dito na lang kami. Sabi nila, wala raw akong kasama sa labang ito. Sabi ko, nandyan kayo. Panahon na para maitama lahat ng sabi-sabi. Kami naman ang pakinggan niyo. Yes! Diba ang ganda po ng video namin? Coach Lizel, you're on mute ah. Actually kahit nakakailang beses ng panoodin, hindi ko maintindihan kung ba't ganun yung pakiramdam. Parang laging tagos sa puso. Anyway, isa po yan, 'di ba, Coachy, sa patient rescue program na kailangan natin na those people na may mabuting kalooban na gustong tumulong, ano gagawin nila, Coach? Yes, you may send your donations po on the options you can see on our screen. So, meron kaming bank, PayPal, GCash, and PayMaya. Ayan, BDO. Ayan. So, you can screenshot po. Screenshot po yung mga accounts namin. And then, konting tulong po, no? Pag pinagsama-sama, makakapagpa-bago ng buhay ng ating mga kabalat na rescue patients. Sobrang malaking tulong po talaga sa kanila. Kasi some of them, no, Coach, they can't really, buy medicine. Yes, check-up yes. lang. So, yun. Ngayon, kung halimbawa, you can contact us if you want to donate. Kayo na po ang mag-PM or ask anybody from the group regarding your donation. Maraming salamat po. It will go a long way. Okay? Yes. And remember, our episode for tonight is Breast Cancer Awareness Month with our official hashtag WWP Breast Cancer Awareness. Now, parang hindi ko na patatagalin kasi na-excite na ako at namimiss ko na tong babaeng ito. Yes, ako chika-chika ni si Coach Lisa for tonight kasi sobrang excited kami sa guest namin. Pakilala mo na nga, Coach Lisa. Yes, our guest is the founding president of the ICanServe Foundation. She's the vice president for the Cancer Coalition Philippines, the board member of the Philippine Alliance of Patient Organization, a broadcast journalist, and a documentary filmmaker. Ganyan lang po siya kabigat. Ladies and gentlemen, Kara Magsanoc-Alikpala. Hello po, Miss Kara. Hi, ang ganda, diba? Good evening. Good evening, Kosi. Good evening sa mga members, fans and followers, and at lahat ng members ng PsorPhil. Di ba, honorary member ko, Lisa? Oh, yes. Thank you for having me. Simula ngayon. Thank you po, Ms. Kara, for accepting our invite. Of course, anytime. One with you in your cause. And congrats sa ganang show ninyo, 119th episode. Yes, so much. Ang bilis. Parang,
Teka muna ha, natutulala ako. Shucks. Kasi kara online. Anyway, since Breast Cancer Awareness Month, siya po ang mukha ng breast cancer awareness kasi a few years, both me and Kara is a patient before that we claim that we are healed, di ba? Pero yes, as a whole, Miss Kara, kamusta ka? Kamusta yung buhay mo, yung family mo, yung trabaho mo, yung adjustment mo during this pandemic? Ano yung tanong na yun, napaka-cliche, di ba? Pero sa mga araw na ito, pinakamahirap sagutin, di ba? Pag sabi mo, very good. Nagsisinungaling ako. Pag sabi ko, ay, nakaka-depress. Napaka-nega naman, di ba? So, talagang, parang I'm making the most. I'm always in a gratitude mode. I'm thankful na yung mga mahal ko sa buhay, safe naman sila and healthy. Yes. Parang, marami tayong na-discover, no? You're not only reconnecting with your own family, but pati mga relatives sa abroad at mga kaibigan sa abroad. Meron kaming ano kasi, parang Flores de Mayo tradition sa family. Parang ano siya, devotion to Mama Mary. So usually, in person yan, sa Manila, sa New York, California, kanya-kanyang family. Pero ito na nga, dahil nagka-pandemya, we're able to do it together online from all over the world. So, parang I think yung pandemya, na-open yung ating minds, not just kasi dati may physical barrier, nandiyan naman dati ang Skype, pwede naman gawin, di ba? Hindi lang natin naisip. Di ba? Parang natanggal yung mga barriers, not just in reconnecting with people, but in doing things, di ba? So parang, gaya nitong show ninyo, mas marami kayong mararating ngayon, di ba? Even after today, malalodge itong show sa Facebook page nyo. So, you know, every day someone can watch it. So, ang daming innovation. So, nanganak ng nanganak ito. So, I'm just trying to make the most. But I have to admit, ang hirap rin kasi ang daming disease and death sa family and friends. At lahat na tayo, hindi ako natatangi, di ba? So, mahirap, hindi ka maka, walang closure, hindi ka makayakap ng mga, hindi ka makakonsole dun sa mga namatayan, hindi ka makagoodbye ng tama, di ba? So, so yan, making the most lang. Pero nakakaloka talaga yung pandemic. Pero so, diba, no? Every day. Yes. Yung idea na, ano, yung idea na dati, nandyan lang yung Skype, nandyan lang yung Facebook na video call. Ngayon, na-access mo talaga lahat na mas madalas pa nating kausap yung mga nasa malayo kaysa dati, di ba? You really find ways, no, to connect or reconnect to your loved ones, gano'n. At saka, you know, one of the things I spend time more, kasi pag nagigising ako ng maaga, usually nagmamadali na ako palabas. So ngayon, medyo nakakalinger ako. So mas may time ako pakinggan yung mga concert ng birds sa bahay namin, ang daming ibon. Yan yung isa kong joy during the pandemic, oo. Parang plants iba yung and the birds. Grabe, iba yung orchid. Tapos, ibang parang relaxing sounds. Yan, Miss Carrie, yung mga birds na chirping, no? Hindi lang yan, iba-iba sila at different times of the year. So, na-study ko na yung pattern. Siguro may migratory birds. May uwak pa. Oo, di ba? At least dati hindi natin napapansin yan. Ngayon, napansin na natin. Exactly. Yan yung mga coping mechanism natin. But then you realize, yung mga coping mechanisms or the things you discover that you can do differently, dapat talagang isa puso natin, igawa na natin kahit hindi pandemic. Diba? Ito mga new ways of thinking and looking at things, experiencing things. Yes. Miss Kara, since we are on the advocacy, diba? Paano ba tayo, how did you start your advocacy journey about breast cancer awareness? How did you, Gaya ninyong dalawa, at mga kasama niyo sa PsorPhil, yung mga leaders, yung mga volunteers, yung mga season, parang advocate mo, depende kung nasaan ka rin sa personal journey mo, di ba? Yes. Na-compliment yun. So, yung una, of course, because I was sick and not only that, I was misdiagnosed. Naging advocacy ko na wala na dapat ma-diagnose. And at that time, kasi 22 years na ako nagkasakit, eh ang relationship ng doctor, parang nagkukumpisal ka sa confessional box, sabi mo yung mga kasalanan mo, sasabihin ng priest ko ano yung gagawin, ganun lang, hindi two-way communication. So, pag may sinabi si doctor, hindi ka na magtatanong. Even though I had so many questions, I wanted to ask, takot ako. So after I got misdiagnosed, yun yung mga aking advocacy, how to communicate with the doctors, how to be on equal footing. Mamaya, it's about information, di ba? Palaki ng palaki. So, mamaya, bumibisita ako ng mga public hospitals, do counseling and all.
So later on, you see siguro the gaps kung saan kakailangan. So eventually, nagtayo kami ng foundation. So we focused on early detection. Tapos na-realize namin, parang unethical mag-promote ng early detection kung wala namang panggamot yung tao, di ba? Parang false hope. So, nanganak, naging, ano na siya, access to treatment, access to, di ba, diagnosis. So, hanggang sa, in 2019, nga, nagsanib puwersa kami with other cancer groups to form the Cancer Coalition, to advocate for a cancer law, just so, you know, ma-improve yung buong ecosystem. You realize, hindi nyo kaya mag-isa, hindi kaya ng grupo nyo. When you wanna scale up, you really need government. Sila kasi may muscle, sila may resources. So yun. So yung law, the spirit of the law is walang maiwan. All cancer stages, all ages, any ethnic background, lahat yan dapat ano, matulungan. So, and I want to talk to the bill as well. Pareho lang tayo nung tinutumbok na mga na ano, magkaiba lang, although pareho pa rin tayong nasa advocacy, pero yung ini-aim natin umpisa detection lang, parang ganun. Ngayon yung health na extend na hanggang sa treatment ng patient, na sana yun ang kinakatok ng bawat grupo na pagbigyan naman tayo. Yes. At saka alam, it's a unique time. In the last, I say 20-15 years, talagang nag-grow, nag-evolve ang patient movement sa Philippines for any disease. So it's a good time to witness this kasi nakikita mo pa yung nakikilala mo yung mga founders eh. Diba, buhay pa sila lahat eh. So, Miss Cara, exciting time siya. I know you, did you founded the ICanServe Foundation nung 1999, tama po ba, with your fellow cancer survivors? Yes. I was just parang curious po, Miss Cara, how did you parang know, or how were you diagnosed po with breast cancer? May lump ako sa breast, 11 o'clock. Natatouch ko na mamonitor ko, but I didn't think much of it. And then mamaya parang wala akong time magpatingin. So one day, nagkaroon ako ng opening sa schedule. Parang na-cancel yung shooting ko. So in the car, biglang may dumaan ako sa isang hospital. So kapuntahan ko nga yan. So pumunta ako sa directory, tinanong ko lang yung gwardiya, sino ba dito ang breast cancer doctor, breast doctor pala. Ganun lang. And to think, I come from a family of doctors. Pwede akong magtanong sa father ko. Hindi, nagtanong ako sa security guard. Sa security guard talaga. Kaya ako rin kasi may mag-fuss, di ba? So, nagtanong ako. So, the doctor said, oh, it's nothing. And then, syempre, after that, the next day, nalaman ng dad ko, kasi estudyante pala niya. Hindi, patingin ka ulit. Chinika na kay father. kasi binalik pa yung pambayad ko, nahiya kay father. Oh my God. So, nagpatingin ako sa cancer doctor. Sabi ko sa dali, yung OA naman. Sabi na nga, wala. So, sabi ng doctor, it's nothing. So, ilang months yan, nothing. Pareho tayo. di ba? Ganyan, masyado kang bata. Eh, yung daddy ko, hindi naman nakikialam sa iba. Pero sabi niya, walang harm magpamamogram ka na rin. So, nagtampo ko, nagmamogram. And then, suspiciously malignant ang labas. So my father really wanted to push, but yung doctor ko ayaw pa rin. So nakikipagpustahan pa yung dad ko sa doctor. And then, yun na nga, nanalo na nga yung dad ko. Pero syempre. So I was thinking pa kanina, paano ka po na misdiagnose? Yun pala yun, no? Importante po magpamamogram talaga. Not only that, I think you should trust your instincts. Actually, nung may lump na ako nag-grow, something told me there was something wrong. Pero in denial ako. Yeah. So trust your instincts. And talagang, you know, if I found it earlier, many things would have been different. So dapat talagang, load up on information as much as you can. Yes. Diba? Lahat tayo parang ang dami nating alam tungkol sa, sa mga skin whitening. Yeah. Mga collagen na yan. Pero dapat yung mga mabibigat na sakit, kailangan pag-aralan mo. Psoriasis, cancer. Din. Lalo na you have to know your family history, mga risk, factors. Na ngayon, di ba? Ang mahal kaya magkasakit. So, the earlier you detect, cheaper and easier to cure. Kasi punin ka lang, may COVID ka na. Miss Karen, nung na-diagnose ka with breast cancer, anong stage na po yun nung nalaman niya? Stage 2B. Okay. So there's still time, curable talaga prevention. So what happened, since I misdiagnosed ako, pumunta kami sa States. And the doctors there said, hindi na ako magkakaanak.
after the treatment. Oh my God. So, di ba, if I knew sooner, di sana hindi ako abot sa ganon. Mm-mm. Pero, pumasok yung dasal talaga. So, nagkaroon ako miracle baby na isa. Oh. Pero siguro kung na-discover ko mas maaga, baka 10 pa yung anak ko ngayon. Yes! Oh, di ba? Pero you're so lucky to still have a kid, no? I'm so lucky. Yes. That's why, ano, I think that's what also drives miracle, me in my talaga. Advocacy. And I think it's not unique to me. Lahat ng nagkakasakit, very grateful. They're always in a payback mode, di ba, Lisa? Di ba? Yes, OG. Correct. Oo. Kumbaga, hindi na para sa sarili mo kasi it's one way of saying thank you to the one who helped us. Tapos, yung pay it forward. Kasi may mga tao din during your journey na nakakatulong sa'yo, like ikaw. Alam niyo po mga kaibigan, si Miss Cara po, isa sa mga naging push, kumbaga, naging inspirasyon ko to go on with my treatment, to go on with my journey. Kasi nakita ko na it's curable. Once it's detected, early, kumbaga na nagagawa naman ang paraan. Plus, matinding dasal. Anyway, yung ano, ma'am, ano ba masasabi mo, Miss Cara, na pwede nilang i-check yung what are the signs they need to check para aware sila? Sa, well, first, i-share ko muna yung screening guidelines. Mm-mm. When you age 20 years old, everyone mag-breast self-exam ka. So, you can check our website for how. But, basically, kasi lahat tayo maraming lumps sa breast, huwag kayo mataranta. Ang gagawin nyo, hahanapin nyo yung dating wala doon, yung something na hindi lump, yung lump na wala dyan doon. And do your breast self-exam, mga siguro a week before your period or a week after, kasi otherwise very tender and lumpier yung breast, no? Towards your period and during your period. By age 30, continue your monthly breast self-exam plus a yearly clinical exam by a doctor. Tapos pagdating ng age 40, continue pa rin yung mga breast self exam and yearly clinical exam but add a mammogram. So kung may lahi kayo sa pamilya, medyo baka iba yung guidelines mo. You might have to start earlier so you have to ask the doctor. So sabi yung mga symptoms, the symptoms kasi also may not be cancer but parang kailangan mo pagtuunan ng pansin, syempre the lump is the number one symptom. Whether or not there's pain, if it's not movable, yung iba parang nagiging orange peel yung breast. That's also a sign. That's a symptom. Or sudden loss of weight. Yung ganon. Ako, I lost 15 pounds eh. Bigla, hindi ko alam paano. Pero hindi nagbabago yung ano mo, yung lakas mo, yung... Oh, parang the same. Oo. Pero ako, bumapayat no pain at all eh. Oo, I no pain at all eh. Parang ako lang ako naman parang nangati lang somewhere pag nung nangati siya parang doon ko nadaanan na ay parang may bago dito parang ganon. So ganun lang, tulad, no? Dahil praning ako yun ang nag-push sa akin naman dahil sa sobrang kapraningan ko yun ang nag-push sa akin to go to the doctors at the same tayo sinabi niya it's nothing. Wala. Pero dahil makulit ako at praning, hindi ko inintindi na sabi mag-wait daw ako ng 6 months, hindi na ako nag-intay ng 6 months. So anyway, may pero question most women dito. Talaga ha, most women discover it. Silang nakaka-discover talaga. Follow your instinct na, sabi ni Miss Cara kanina. Yeah. Kasi di ba pwede yun kahit simpleng kapalang habang naliligo ka? Yes, lagyan mo pa ng sabon kung gusto mo para madulas or nakahiga. Yes. Yeah. Yes, Miss Cara, may tanong dito. Yes. Sabi niya, ang lalaki po ba nagkakaroon ng breast cancer? Yes, they can have breast cancer kasi may ano siya, breast tissue, di ba? So, siguro 1% of those with breast cancer are men. Yan ang mahirap na sa men kasi kinahihiya nila or hindi nila iniisip na breast cancer. Yes. So, hindi nila pinapatignan. So, a lot of the men who go for checkups, very late stage na yung kanilang breast cancer. Unfortunately. So, kailangan awareness talaga for men also. Lalo na pag hereditary sa kanila. Actually, ako nga hindi ko alam na may history kami recently lang. Kaya, nung sino, una sino alam sa ko wala. Actually, yung sa side ng father ko, yung lola ko pala. Pero she was diagnosed 80 years old na siya before she died. So, hindi na siya nag-treatment kasi may sakit na rin siya prior to that. So, ako siya pala naman yun. Yung tita ko din nagkaroon ng breast cancer but hers is stage 4 na. So, oo, talaga. Pero stage 4,
nowadays, marami kaming kilala stage 4 na nagsusurvive. Yes, oo. Oh, diba, yes. Hello, may gumagraduate. May gumagraduate pa ng MA, yeah. Ha? Yes. Wow. Oh, kayo wag matakot. You know, there's hope, yes, for us. Oh, it's not, now. It's not death sentence when you found out that you had it. Prayers talaga din. Diba, Miss Cara, intayin na lang natin that breast cancer will be a thing in the past na lang, na may treatment na yan. Hindi na kailangan ng mga foundation, mga advocacy. Miss Cara, I want to be irrelevant. Yes. What treatments did you take when you had breast cancer? Sorry, what What treatments did you take? Treatments. I had the whole shebang, chemotherapy, surgery, and radiation, lahat yon, slash and burn. Ako meron pang oral. Oral, oh. Kasi hindi pa uso mga yun ng time ko, Lisa, eh. Pati yung port, yung port, wala pa kami noon, hindi pa uso. Oh, anyway, basta ako, dasal ko na lang yun, alam kong dasal mo rin yun, na you know, breast cancer is just a thing in the past na lang. I can't wait kasi it's the number one cancer in the Philippines and in the world. Yes. Most common cancer. Pwera niya si lung cancer. Oo. Talaga? Kaya sinasabi na parang niya. The biggest risk lang is being a woman. Parang ganun na lang very random eh. Kasi kahit sabihin mo hereditary, only 3% yan eh. Hindi talaga big factor or hereditary factor. So, okay. Early detection is your best protection then. Yes. And to just have the proper information kasi maraming maling akala. Yung iba akala na pag natamaan or pag nag-deodorant, akala na naka-breast cancer. But that's not true. Knowledgeable din sila and mag-research. Diba, we have a lot of access na ngayon. Google. YouTube. Once na merong kakaiba, magpatingin agad. Na ako kahit running, kahit hanggang dito na lang yung hininga ko dahil natatakot ako. Pero kailangan akong gawin kasi meron akong diba? Meron tayong mga mahal sa buhay. During COVID, it's very alarming kasi marami yung mga may cancer, marami nagpo-postpone ng treatments. And even those who want to do annual checkup for early detection, wala takot. So ang nangyari, I think the Philippine Society of Medical Oncology nagkaroon ng study, very informal study among their members. Ang report nila, 73% of their patients deteriorated because of delays in cancer checkups or treatments. That's very alarming, di ba? Parang another pandemic waiting to happen. So talagang I encourage all cancer patients, i-continue yung treatments or surgery. And those who are just very aware, do your, you know, annual exam pa rin. Do it safely, you know, get the vaccine and do the safety protocols pag pumunta kayo ng ospital. Yes. May question din dito, Miss Cara. Sabi niya, what are the top misconceptions about breast cancer that we should aware of? Yung mga misconceptions na about breast cancer, na bawal daw nagsasot ng bra. Totoo ba yun? Huwag matutulog ng naka-bra, na naka-wired bra, o kaya huwag mong patatamaan kasi magkaka-breast cancer. Oo, tama lahat yun. Pero ang number one false fake news is death sentence ang breast cancer. Pag sinabi ka, hindi ibig sabihin na mamatay ka. Huwag mong isipin yun talaga. Do not think that. E yung iba sabi, pag-operahan, naku, huwag mong gagalawin, kakalat yan. Di ba? Magagalit. Hanggang kakalat. Ngayon, common, at hindi siya nakakahawa. Sa mga barangay, ang dami namin kilala ng mga babae, pinapaalis ng bahay ng asawa dahil akala nila nakakahawa. As in, ina-abandon na yung asawa. Maraming ganyan. Kulang sa education. Yes. So like what you said, yung tinamaan yung... Gusto mong balikan yung asawa, marami na. Babalikan kayo. And sobra yung sa may nag-dio ka lang. Ano yun, Coach Lisa? Pag nag-dio, anong sabi mo? Oh my God. Oo, 'di ba? Sabi pagka natutulog ka nang naka-bra, naka-wired bra, totoo 'yon. Kala nila nakaka-breast cancer. Yeah. Oo, maraming fake news. Wala akong maiisip na iba, pero 'yan, marami siyang maling akala. 'Yan yung pagka nabangga daw, pagka yung lagi daw nababangga, laging natutroma. So, parang wag muna, ang pinakamaigi doon, 'di ba, Miss Cara? Magpatingin kayo agad. Oo, exactly. Oo. Tapos meron pa dito, parang may question din dito na if I have a strong family history of cancer,
sabi niya, what is the chance of getting another cancer? And how does that change my treatment option? Should I see a genetic counselor? Actually, no one really knows if you're going to get breast cancer. Pero may mga tests ngayon. May nag-offer ng test, mga BRCA1, BRCA2, to know if you might have that cancer gene. But still, it doesn't mean you might have it, but you have a high risk for it. So there's a parang test. Ang parang si Angelina Jolie. No? Angelina Jolie lang, di ba? Ang malaking dilemma ng test is kung nagkaroon ka, anong gagawin mo, di ba? That's why kailangan may genetic counseling na kasama dito. That's why in the case of Angelina, actually bihira yung nag-decide yung katulad kay Angelina, very drastic talaga, no? Kasi may disadvantage rin yun eh. But anyway, so yun, there is a test if you want to know ahead of time, you know, how to manage your, but really you cannot predict. You really can't predict. Kaya early detection pa rin is your best protection. Tsaka trans in the family, di ba? Kasi meron ditong comment, parang thank God hindi siya hereditary. Which is parang, tama it can ba yun? And it can, but not in all. It's only, yeah, not everyone, but it can. And usually, let's say your mother had it at 40. Usually daw, pag 30, kailangan mag-start ka na ng mammogram. Parang they count 10 backs or 10 years back earlier or 8 years. Yung vigilance, kailangan nakatutok talaga. Mm-mm. Depende. Although may mga mothers nagkakaroon ng cancer dahil old age na, hindi ibig sabihin na mamama na rin yun ng mga anak. But don't worry, not everybody inherits breast cancer or any cancer. Hindi lahat po. Huwag matakot. Huwag matakot na pagka halimbawa sinabi na may nakapaka na, di ba? Talagang lakasan mo lang ang loob mo kasi mas maganda yung matreat agad kaysa antayin mo. Kasi I lost one cousin of breast cancer kasi natakot siya. Kumbaga, inspiration niya raw ako pero hindi siya nagpatingin. Nung nagpunta siya sa doktor, ito stage 4 na hindi na nahabol, parang ganun. So, natakot siya. Doon ko na-track na meron talaga pala kaming history. In the family. Well, ang takot kasi, ang sanhi ng takot talaga is lack of information and unfortunately, lack of financial resources. Aminin din natin. Yes. Kasi maraming mga babaeng naman dyan na matatapang talaga. Take charge sila. But you know, the financial is really difficult. Yes. So we can understand that. So you really also have to know what's out there, what government can give, and what your family and friends can do to help you. Kasi hindi biro yan eh. Di ba? Yun ang sanhi talaga ng takot. Correct. Pagka senior na daw, halimbawa, advisable pa ba silang magpa-chemo? O depende sa resistensya ng pasyente? Case-to-case basis yan. Case-to-case. You have to discuss it with your doctor and with the family. And of course, especially the patient. You have to talk to the patient. Kung kaya niya, kung kaya pa niya. Yes. Kasi merong old age pero willing naman siya. Tapos kaya naman ang katawan. At meron din naman na kahit gustuhin mo at hindi na kaya ng katawan sa dapat hindi. Yes, parang ironic, no? Gusto kong mabuhay pero hindi na ako pwede magpagamot. Yun ang maganda sa early detection. O kaya, yung better na aware ka dahil mas maganda, maagapan. Kahit wala ka pa, alam mo na yung gagawin mo. At saka nakakawalang takot yung maraming information talaga. Actually, yung hindi mo alam, yun ang nakakatakot. So, nung na-diagnose ako, sinabi magki-chemo ako, magre-radiation. Inisip ko, ano ba yung sure lang chemo, di ba? What radiation? Papasok ba ako sa machine? So, ang dami ko ini-imagine. So, actually, nung first chemo ko, I was in the doctor's clinic. Hindi pa usong chemo infusion clinics. I was in the doctor's clinic, in-injectionan ako, and all tops parang, ay, ganun lang pala. So, parang naiyak ako kasi napahiya ako sa sarili ko na parang ang laki ng kaba ko, drama, iyak-iyak. Yeah. Ay, yun lang pala. Normal lang yung mystery. Whenever, di ba, you don't know what to expect. Exactly. And nag-overthink eh, no? Yeah. So, sometimes I tell the patients when they're about to have, let's say, surgery, ask your doctor, what will your breast look like or your chest after the surgery? Para ma-imagine mo na, no? Ah, ganito lang pala, ganun. Lahat ng, you know, pwede mong i-imagine, i-visualize, gawin na din ang concrete para mabawasan yung imagination mo at saka takot at nervyos, di ba? Oo. Saka huwag nangyayang magtanong sa doctor, no? Yes, oo. Huwag.
naalala ko tuloy nung time na meron kasi 6 cycle of chemo ako. So 'di ba, Miss Kara, pag sinabing chemo, makakalbo ka. Ay, makakalbo ka. So papasok yung drama-drama, yung napapanood mo sa TV na naglalagas yung buhok mo. Yes. At ano talaga, in time talaga, sinabi ng doktor na on the 14th day, first cycle mo, on the 14th day, maglalagas na yung buhok mo. Ay, ako hindi. On the 14th day, tinawag yung barbero na asawa ko, kalbuhin mo ko now na. Oh, galing, take charge, ha? Oo, parang hindi ko na inantay na dumating doon sa point na, pero alam mo, nung nakita kong kalbo ko, umiyak ako, syempre. Kasi pag-girl, di ba? Yung crowning, ano niya, yung hair. Crowning glory. Yeah. Diba? Parang ang haba ng buhok ko noon. Tapos sinaunahan mo talaga, no? Pero yun kasi talaga, eh. That's the first thing you lose pag nagkasakit ka. Parang sense of control mo, di ba? Parang out of ano lahat. So, yung mga ganyang ginawa mong steps, talagang you're taking control of the situation. Laking tulong yan. Oo, kasi parang dapat kahit ako yung pasyente nung time na yon, dapat ako yung paghugutan kasi maliliit pa yung mga anak ko noon, eh, di ba? Kung ilan taon sila noon? 10 and 6. Oh, wow. So, ngayon, 24 and ano na sila, 20. Wow. So, thank God, parang ganon. Well, yung mga ano, yung mga pasyente na nasa grassroots, yung mga nasa laylayan, Miss Cara, paano natin sila natutulungan pagdating sa treatments? Kasi minsan, di ba, kaya ayaw na magpagamot kasi wala silang, financially incapable sila, pero kung magagamot sila, hahaba ang buhay nila. Parang sila nag-aantay na lang ng... parang nag-aantay na lang sila ng oras nila kasi hindi nila kayang magpagamot. Paano kaya, niyo sila natutulungan with regards to that? May mga government assistance dyan. So, PCSO, of course, yun yung number one puntahan. DSWD also helps. DSWD siya lang ngayon ang in-person. Lahat pwedeng online. Pero DSWD, pipila ka pa talaga in-person. Meron ding Malasakit Center. Pwede rin ang DOH, meron silang mga programa para sa may breast cancer. Libre ang chemo pag nag-avail ka. But only up to stage 3A. Kaya nga nandiyan si PCSO, eh. Kasi lahat ng stages pwede pag PCSO. Si DOH yon. Si DOH parang nakikater sila. At least dati kasi, di ba, parang wala talagang access to treatment. Pati PhilHealth, actually, dapat automatic member na halos lahat with the universal healthcare. So with PhilHealth, meron silang the normal case rates, ganon. Pero may special pa sila for breast cancer. Libre biopsy, libre operasyon, chemotherapy, radiation, but again, up to stage 3A, if I'm not mistaken. And it's only available in PhilHealth Plan Z accredited hospitals. So, yun yung mga yun. And then, you know, yung iba namin pasyente humihingi sa LGU kasi may mga allotment naman yan sa congressman mo, sa senator, yung mga simbahan nagbibigay, like Baclaran Church, Quiapo Church. Ah, talaga? Yeah. Foundations like yung Taiwanese na talaga ang galing nila tumulong sa mga typhoon and Chuchi Foundation, very helpful. Mag-google lang kayo. Go to the breast, ICanServe website. Marami siyang ano. Tapos Soroptimist, Ortigas, tumutulong sa stage 2 patients. So, ganun. Marami. So, para kasi, kaya isa pa rin reason namin kung bakit namin, dahil Breast Cancer Awareness Month ngayon, gusto namin maging aware ang mga patients because one of our comorbidities ang cancer. So, we have lost some of our members, some friends from Psoriasis Philippines from cancer. Isa breast cancer. So, tapos some of our leaders now was diagnosed, pero thank God dahil nalampasan yung stage na yon. Kaya yung awareness sa mga patient na andiyan, wag nating baliwalayan, hindi ba? Yeah. Parang tapos we can, I can make referrals if any of you need a mammogram or a breast ultrasound for free. Pwede kami mag-refer, let me know. Oh, you're an angel talaga. Kaya, di ba, parang, kaya yun maganda, di ba, Miss Karan? Nakakapagtulungan yung mga grupo. Nag-iisa, PsorPhil, ICanServe, na pareho akong member. Magkakapatid tayo lahat. Oo, dahil double whammy ako.
Ano yan, blessing, kaya, ginamit ka ng Diyos kasi maganda yung servant leader. Yes, parang ito yung nag-push sa akin kasi, di ba, dati hindi ako nakakatulong. Ba, kahit yung informations lang maparating ko sa mga tao, hindi ba? Tapos yung, ito may tanong yung isang lalaki, kumbaga, ano ba yung, should, sabi niya kasi, should men watch out for some early symptoms? Ano ba kay, wala naman. The same ano bang, also, oo, same pa rin as the women. Oh, lumps lang, lumps, ano? Oo, lumps yung pinaka-ano eh. That's why, siguro they also have to do a breast health exam regularly. Kasi minsan malalim yung lump eh, oo. Oh, so yung, okay. pag-examine mo ng breast, kailangan tatlong klase, may shallow, may medium, depth, tapos may super malalim hanggang rib cage halos. Oh, pati yung kilikili, o pati kilikili kasi you might find lymph nodes. Mga lymph nodes, oo. I was 22 lymph nodes got out of my area. Kaya nga nabigla din na tuwa nga rin yung onko na wawa, 22. Tapos lahat sila negative, thank God. Ay, congrats. Kumbaga, oo. Ayan, may tanong dito, how often dapat ang mammogram and ultrasound? Ultrasound. Yung ano nga, age 40, you do an annual mammogram. Yun ang ano. That's tapos true. Yung ultrasound, actually the doctor decides on the spot kung kailangan mo pa. Okay. Minsan pinag-aaralan niya certain areas. Pero pag nagka-cancer ka na, standard na yun talaga. Magkasama ng ultrasound and breast, the mammogram. Oo, parang coincide sila lagi. Yeah. Ayun, parang ano, kasi yung time na marami nang lumalapit ba sa inyo sa ICanServe na ano-ano yung ginagawa nyong advocacy work para ma-detect ang ano. Oo. Ah, well, meron kaming programa ang tawag ating dibdibin. Nagpa-partner kami sa local government, mostly the city, the mayor, para i-institutionalize ang breast cancer program. So, hindi kami makikipag-partner, kundi nila gagawing ordinansya yung programa. Para ano na siya, permanent and funded permanent. Every year. Oo. So, wow. What happens, in ating dibdibin, we train the entire city health team on early breast cancer detection. You know, we help them find people who can help them pay for treatments, mga partners, diagnosis, all the way to survivorship. We show them how to do free clinics. So, marami yan, whole program. So, and it's then, may patient navigation, yung coach ninyo. May ganun program. Parang kasi ganun. Yun ang secret ingredient to compliance, di ba? Kasi kahit sabi mo sa ano mga patients na oy lahat to libre, hindi naman yan excited, tatakbo sa iyo, ang dami pang barriers yan eh. Kaya talaga alalay mo, gagabayan mo talaga yan eh. So we have kasi, to have a navigation in place. Pagka nalaman nilang o lakarin mo to o kunin mo to o ganto daw gawin mo, parang ano na sila, ang hirap, ang dami pa lang gagawin, ang dami pa lang. Fill up lang ng form buong araw yan. At saka natatakot pa, kinakabahan. Oo, so you need navigation. So yung partners namin na cities, sinasabi nga nila, because of the program, they're catching cancer earlier now. And, you know, parang mas less ang namamatay. So, ang ganda ng outcome ng program nito. So, ang pinaka-shortcut is OKtober. Every October, may forums kami all over the country. And before the pandemic, free clinic. So, we combine different partners in different localities. Kasi nga naniniwala kami, gaya ng sabi ni Lisa, parang dapat tribo tayo, it takes a village talaga. So for instance, let's say sa Muntinlupa, yung LGU, iko-combine naman with the hospitals, the support group in the area, the mall, the businessmen, lahat yun, parang community effort talaga. So we just spark it talaga. And yeah, maramdaman it takes din. A life of its own. Oo. Mm-hmm. Para maramdaman din ng patient no na hindi siya nag-iisa na. Grabe din yung hard work niya, Miss Cara. Oh. At saka yung hindi patient, tutulong rin kasi kailangan aware ka eh. Yeah. Kailangan may empathy ka for the issue. Lalo na number one siya. So lahat tayo may kilala may breast cancer eh, di ba? Yeah. Parang anong na-detect ako noon, parang lahat ng tingnan ko. Parang nung na-diagnose ako, parang lahat naman yata ng makilala ko, puro may mga breast cancer. Tapos natatawa kayo sa mga comments, oh. Maraming lalaki ngayon sa comments.
Nala sila nakahawak ngayon sa dibdib nila. Napakahaba kayo. Yan, ano, sabi ni Joseph, hala, hindi ako nag-examine while watching the episode. And another one, parang kanina pa ako nakahawak sa dibdib ko. Sabi ni Coach TJ. Oh, magbigay ko ng ano, maglento ko ng breast self exam tutorial video animation for your Facebook. Wow, yes. Nice. Yes, 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 para ano at least doon pa lang eh natin. Maging aware din yung mga patient namin. Yeah. Naku, grabe si ano ba, meron pa bang question na hindi ko nakita kasi talagang marami silang gustong itanong. Natatawa naman ako. Ayoko basahin yung tanong ni Direct may mga comment ni Gilmore. Ayan, sabi ni Sir Joseph, mom's breast cancer was diagnosed at a very early stage. That was almost 10 years ago. She's still very healthy at 78. Oh, diba? Wow, oh, praise galing. God. Praise God. Praise oh, nice. God. Oh, parang naalala ko ngayon, I remember ano Nanay Doring during that time, yung journey nila. Si pinagdaanan ko, kaya parang watchful ako sa kanila nung time na yon. And very thankful naman ako dahil until now, nagluluto pa yon, tumataka sa palengke. Wow. Ako, Jose, pag mong patakasin dahil nasurvive niya ang cancer, baka naman yung pandemic, ay yung COVID, eh, huwag mong palabasin yan. Bantayan. Tapos, yung ano, yung any tips on... Well, anyway, nasabi mo na. Yung mga ano na lang, yung mga masasabi mo na pwedeng gawin ng isang babae para araw-araw alam niya at aware siya na she was free from that. Mm-hmm. What do you mean free from that? Free from? From ano, yung from breast cancer o kasi minsan... Pagka na, parang baliwala lang sa kanila, wala naman kaming history niyan eh. Ay, hindi naman ako magkakaroon niyan. So, very, dapat naisip nila, ano yung pwede nilang gawin. Yung kahit nga naliligo, di ba, pwede naman. Simple, sa paliligo, no? Paano nila malalaman? Yeah, so I think in general naman, dapat lahat tayo in charge of our health. Parang pag-aralan natin lahat ng mga pwede, you know, any sakit na lalo na yung may history tayo, whether cholesterol, whether hypertension, lahat yan, aralin natin. And any common disease for women, I think we should all be aware. And there's no excuse not to be kasi lahat ng information na andyan na eh. So, hindi na iba ang cancer. But again, the guidelines ka, at age 20, do a breast self-exam every month. By 30, do an annual exam with a doctor. Pagdating ng 40, mag-mammogram ka every year. Or kung di mo kaya, every 2 years, pwede rin. Depende ay, sa nila. Ito pala. Hindi kasi nila alam, halimbawa, suspicious na breast cancer yon. Hindi nila alam kung saan sila agad pupunta, sa OB ba, sa surgeon ba, o kanino sila unang pupuntang doktor? Kung sanay siya, pwede sa health worker, sa ano barangay health center. Yan ang frontliners eh, sa communities, diba? Kung yung iba may OB-GYN, pwedeng OB-GYN, pwede siya, or breast doctor. But I think, you know, a lot of doctors should be able to know how to do that. Oo, kahit in general. In general, they should know that. Oo. Mm-mm. Tapos yeah, kahit mag-refer sino, sila sa specialista. Oo. Kahit sa mga barangay, medyo alam nila yan. Alam na nila kasi natuturuan na ng ano, natuturuan na sila. No? Natuturuan na ICanServe. E ganun po kapuspos yung ginagawa ng ICanServe para sa early detection. Ano, may report ang Philippine Cancer Society. Sabi ng report nila, hindi naman kulang ng awareness yung Philippines. Kulang lang talaga ng financial support. Kaya takot sila sa next step eh. Natatakot silang malaman may cancer kasi wala silang panggastos. Yes. Actually. Miss Cara, pag na-diagnose na, are there like any tips na gusto mo i-share that they need to do to parang to help them diet or may mga how to manage? Emotionally. Parang emotionally kasi ano yan eh. Hindi lang, wag lang yung financial aspect muna kasi na problema naman talaga yun. Paano nila yung tatanggapin? Kaya nila i-control siguro aside from, di ba? Ano so mental health muna? Actually, for me, the biggest challenge was mental health talaga. Hindi yung physical inconvenience ng chemotherapy or radiation. Di ba? Kasi parang, pag marami kang sigurong chemo drugs,
parang high ka, I don't know if that's the term, pero na-alter yung mind mo. So in my case, parang heightened anxiety. So siguro, let's say in a day, 10 yung kailangan ko gagawin. Ililista ko lang kahit simple lang, pupunta ng grocery, pick up yung ganyan. Lahat yung parang anxious na anxious ka sa gabi. Sa tulog mo, napapanaginipan mo lahat. So parang high night. So sabi ko, ba't gano'n? Hindi naman ako natetense, hindi naman ako nadidepressed. But so parang lagi kong hinihiwala yung sarili ko sa iniisip ng uka ko or nararamdaman ko. Kasi parang hindi siya nagtutugma Affection ng mga treatments So that's what I had to battle with. Actually, di ba Lisa, lahat ng naramdaman namin, nararamdaman lahat na ngayon na may pandemic kasi kami bawal lumabas Kasi low immune system, so isolation, lahat. Pero ngayon lahat ganun na. So yun yung naramdaman namin, na nararamdaman ng lahat. Ngayon. Yan lang kasi sabay-sabay, di ba? Pero yun, hindi kami lumalabas masyado. Pagpupunta ng mall, kailangan very early in the morning, ganun. Yung una, mental health challenge for me. Oh, but yung diet, kasi kung tutuusin mo, in general, ang guidelines for cancer patients is the same guideline for anybody. Balanced meals, yung lifestyle, low fat, yung lifestyle low sugar. Yung lifestyle tips. Although some cancers are more prone to dairy products. So, babawasan mo yung dairy products. Okay. Tapos may ibang tip kasi nag-change yung taste mo. Yung panlasa mo parang kalawang, metallic, di ba? So, iba sabi, huwag kang gumamit ng kutsara at tinidor dahil metallic siya. Gumamit ka ng plastic spoon and fork. Yan ang tip na nakuha ko sa iba. And then, parang parang buntis ka rin, avoid mga raw foods. During chemos, no? During chemo. Kasi baka magkaibang infection ka pa, makakomplikate. Bawal kumain ng fresh vegetables, diba? Ako, I remember, totoo yun yung sinabi mong lasang kalawang. Oh. Ang naging takbuhan ko noon, hindi man ako nagpo-promote, meron isang fast food na meron siyang sagot gulaman. Parang mas gusto ko yung malamig sa bibig ko. Malamig sa bibig ko tapos nilalaro ko lang yung gulaman. Parang yun yung lahat ng malamig yung nakatulong sa akin that time. Or yung jello. Parang jello. Yeah, jello. Jello. Na malamig. Or yung malamig sour talaga. Worms. Hindi ko lang kung alam yun. Sour worms. Parang sour worms. Yung kasi pon-can. Lalabahan mo yung kalawang na taste. Ang hirap. Wala naman, mascara, pag when you eat those gummies or yung sour worms. What about? Ako the whole time nandun yung kalawang taste. So, kailangan strong flavor para malabanan siya. But after chemo, umabalik sa dati. Oo, parang palakas na kami Ito na on the 21 days na, ayan naman, babubugbugin ka, bagsakan na naman. I remember that, oh my God, parang 6 months ko ginawa yun. Yun yung nakakaloka rin di ba? Challenge sa mental health. Kasi 2 weeks okay ka, 2 weeks down ka na naman. So parang wow, cycle lang yun, nakakaloka, ang hirap. Yun talaga ang iisipin mo. Tapos pumapangit ka pa, di ba? So, wow, ayaw mo lumabas. Correct. Ayaw mo makita sa tao. Ako ang side effect. Attitude. Talagang overpower mo lahat yan dapat. Okay. Alam mo, ang sarap makipagkwentuhan, Miss Cara. Ang sarap. Pero wala na tayong time. At alam ko marami ang natutuwa, marami ang naging aware sa na maging aware sa sitwasyon nila, kung wag nilang baliwalain ang breast cancer. So, ano yung final message mo o words of encouragement sa mga viewers natin sa audience? Final message. I always say this, no? The real fear to cancer is not death, but living a life without meaning or purpose. So cancer, no cancer, make sure you find your purpose and pursue it with so much passion. Ganda. Uy, quote nyo yun na. Sa passion. Pang-issue naman yun. Uulitin ko ito tapos, iku-quote ko siya. Iku-quote ko siya. I just wanna say, kasi diba sabi ni Ms. Cara yung pursue your passion and dahil doon, she was able to build a community for people with breast cancer. So thank you so much for existing, Ms. Cara. Thank you for all that you do, ha? The two of you and PsorPhil family, grabe. Thank you for being our guest. Thank you for giving us your precious time.
Anytime. Thank you for allowing us na makita at makausap ka namin live. Salamat, Miss Kara, so and again, thank you for your precious time. Alam ko yon, promise, na hindi ka basta-basta nagpapa-interview, pero pinagbigyan mo. Yes, sana this is not the last time, no? We hope to have you again in the future. Promise. Yes, okay. I-guest pa natin siya. Ngayon, salamat. Coach, meron tayong mga pasasalamatan. Diyan ka muna, yes. Miss Kara, okay? We just like to acknowledge our sponsors po. So, ayan, direct. Ayan, we would like to thank Novartis Philippines, and we've got Customized PH as a sponsor. I'm actually our other t-shirts, no? Tama, Coach. And then we've got Facebook and YouTube. We are simultaneously live on Facebook and YouTube. So you can still catch tonight's episode from our official Facebook fan page. Just search Sorises Philippines. And also we are check our YouTube. Simply search PsorPhil channel. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so you will be notified whenever we upload new episodes. Yun. Don't see you tomorrow as we talk about hugot ng buhay ng may psoriasis. Yun po ang ating episode bukas. Exciting, wag po kayong aalis. Again, this is Lisa. And this is Coach C. Now, may we request our broadcast team to join us on screen? Thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you, Miss Kara. Thank you, Miss Kara. Thank you. Hello, broadcast team. Hello, Joseph. Hi, Joseph. Hi, Sir Joseph. Thank you. Thank you. Thank you for Miss Kara. Very fruitful yung ating usapan at bitin. Yes. Ang mga words of wisdom. O, pang-miss you, di ba? Gusto ko yun. Iko-code ko yun. Talaga, yes. Promise. Itura niyo. Salamat. Thank you very much. Nagpapasalamat. Thank you, Miss Kara. God bless. Nakalagay doon sa aking mga comment. Thank you also. Yan. Inspiring as always. Yes, oo. Inspiring message. Thank you so much po. And to PsorPhil family. From Nancy, thank you very much po. Meron dito si Annalie. Thank you, Miss Kara. God bless. Yun yung mga thank comments na natatanggap natin, Miss Kara. Thank you po sa lahat ng information tonight nakalagay. Yes. Good night po and God bless us all. Good night. Thank you. You. Sana marami kayong nakuhang tip. Sana marami kayong natutunan. Salamat po. Na-starstruck talaga ako sa guest natin. Sana, yes, me too. Sa uulitin. Yes. Yes. Of course. CNN lang yan. Yes, pang CNN lang yan. Biruin mo, nakuha natin siya at ano ng pro team before. Thank you, Miss Kara. Great and informative episode once again. Thank you, Miss Chaya. Thank you, Chaya. Thank you po, Miss Kara, and to the team for the info. Yan. You're welcome. Big time daw. Big time yung guest natin. Si Chaya, Miss Kara, yung sa ano namin, yung video, yung last, tama ba? Last na nagsalita, no? Mm-mm. Ang ganda ng video nyo. Nakita mo, di ba? Nakayak, ang ganda. Very well done. Naramdaman mo ba? Oo, oh, ganda, ang ganda. Sino gumawa, no? Nag-produce? Sino ba, B? Meron kami bagong production outfit. Mga ex sa ABS-CBN, yung iba. Sino-sino yun? Wow. Ganda. Meron. Congrats. Tapos kami-kami yung voice-over. Talaga? parang ano lang. So, na-play nila yan sa Kongreso, gano'n, sa Senate. Hmm. You've played it, oo. Yeah. The multi-stakeholder, we're going to play it. Oh, keep playing it lang. Ganda nga. Ang ganda parang paulit-ulit, di ba? Thank you, everyone. Thank you, viewers. See you tomorrow. Yung pong ating hugot. Bye! Thanks for watching! Please, yung mga announcement po sa PsorPhil Group for our WPD activities.